Kung inyong naaalala, siya ang natulungan ng serbisyong bayan ni Tatay Rani at nabigyan ng unang tulong ng grocery bag, bigas at 1,000. Ito si Judilyn Tatad, sa murang edad ay nakakatulong na sa kanyang mga magulang. Pagtitinda ng sampagita ang paraan para siya ay makatulong. Kahit napapagod, hindi niya ito iniinda basta makapagbenta at maubos ang kanyang paninda. Dahil sa kinakapos sa mga magulang, meron pang 1 munting hiling kay Tatay Rani. Hindi pa po kami nakapabayad sa pang-graduate po. Ngayon po darating po na graduation ko po sa May 29 po. Sana po matulungan na po kami, Tatay Rani po. At agad itong dininig ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang kahilingan ni Judilyn na pambayad sa kanilang toga at photo frame ng kanyang kapatid. Bali, dalawa silang magkapatid dahil pala ito ay late ng pagpasok si Judilyn. Kaya inabutan siya ng kanyang kapatid. Dalawa silang gagraduate at yun ang kanyang request kay Tatay. No? Bali, 2,400. Bibigyan ka na ni Tatay ng 3,000 piso para may pangpansit naman, di ba? Marami pong salamat, Tatay Rani. Una-una po sa Panginoon. Tsaka po sa inyo, marami pong salamat. Hindi ko po makakalimutan yung tulong na binigay niyo po sa amin ni Mama. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay Rani. Maraming salamat po, Tatay Rani. At noong nakaraang Miyerkules, May 29, naganap ang araw ng graduation ni Judilyn at ng kanyang kapatid. Judilyn Zay Tata. Makalipas ang 4 na araw, hinatid natin ang mga magulang ni Judilyn sa Upland. At gaya nga ng sinabi ni Tatay Rani, kailangan nilang mag-attend ng worship service para mapaalala na laging andyan ang Panginoon. Naghihintay at handang makinig sa anumang kahilingan. Tunay ngang kay buti ng Panginoon, tinatapat kay Tatay Rani ang mga taong karapat-dapat.